Kalimantang pera kung may sakit ka na. Happy healthy morning po sa inyong lahat. Aida Gonzalez po, your Health TV Ambassador. If you want to change the world, go home. Love your family, love yourself. Change your lifestyle. Because you cannot enjoy wealth if you're not in good health. Kaya we're here to help. Doc Harris Acero, your lifestyle attaché. Remember, less education means more medication. Kaya dapat more education para less ang medication. So tune in with us. And we would like you to be a lot healthier and we would like you to enjoy your life to the max. This is Dr. Delia Maceda, your wellness diplomat. Welcome po sa natatanging Health and Lifestyle Magazine Show sa bansa at sa Asia. Ang pasaporte mo sa tamang kalusugan. Ang paboritong wellness tambayan ng lahat. Ito ang Health TV Embassy! Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins are flushing, natural method is now the ending. Kung malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget and heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. Nasa ikatlong season na po ang inyong paboritong wellness tambayan ng bayan, ang Health TV Embassy. At ang nakakatuwa dito, hindi lang mga senior citizens ang ating nagiging target. Maging mga kabataan ay pwede na rin namin or ine-educate na rin po namin dito sa programang ito. Kasi alam nyo, sabi nga, di ba, importante ang mga kabataan dahil yan ang kinabukasan ng bayan, di ba, mga partners? Yes. Subalit sa paglipas ng panahon, ito na yung mga malaking pagbabago. Meron na tayong mga tinatawag ngayon ng millennials. At itong henerasyon na to, malaki na yung kakaibahan nila kasi sila na yung fast-paced ang lifestyle. Yes. Tapos parang laging digital, laging computerized, lahat ng mga ginagawa nila, di ba? Kaya lang, syempre, pagka ganun na fast-paced, parang fast-paced din ang sakit. Sa henerasyon nila, ngayon na rin yung may nakikita kang mga diabetiko na batang-bata pa, tapos marami na rin yung mga nagkakasakit na mga mga kidney failure patients ngayon, less than 5 years old, ang dami-dami na nila. Dahil nga mga partners, so dahil nga po sa bilis ng technology, so nagkakaroon sila ng quick access no, para magkaroon ng yung mga synthetic natin. Ito, imagine nyo lang ha, napakabilis po ng mga delivery natin sa mga pagkain. Tama. Diba? Sa mga fast foods natin. Ha? Yes. Hindi lang yan. May mga online shopping pa tayo kung saan yung mga chemicals na pwedeng gamitin sa katawan. Napaka-accessible na lang po at napaka-convenient at mabilis pa sa alas 12 na. Pintuan ninyo, di ba? Minsan nga para ayaw ng patayuin eh, no? Yeah, isang tao eh, no? Puro computerized. Kaya nakakalimutan natin yung mga simpleng pagkain, yung mga lutong pagkain na mas maganda po sa ating katawan at mas nape-preserve po natin yung mga nutrients. Kaya ang ating mga kabataan ngayon, yung dati mga chronic diseases na nakikita lang sa mga may edad, ngayon nandun na talaga sa mga kabataan. Correct. So sila nagsasuffer at a very early age dahil nga yung mga contribution niya yan ng ganyang lifestyle, tapos pati pagkain, pati chemicals. Alam mo, parang mga digitalized rin yung mga chemicals eh. Nagmamadali din pumasok sa katawan. So parang fast food nila, napakadami. Parang ito naman, fast diseases din. Kaya dapat may mga lifestyle tayo dyan, may diet tayo dyan. At syempre po, may mga pwede tayo lapitan mga tao naman din para turuan din tayo pagdating sa kanyang mga bagay. At para bigyan po tayo ng idea kung paano natin, kahit paano maiwasan itong sinasabi ng mga millennial diseases na ito, makakausap po natin ang dating DOH Secretary at ngayon ay nagpo-practice na rin ng integrative medicine, si Dr. Jaime Galvestan. Happy healthy morning, Doc! Good healthy morning, syempre. Magandang umaga sa inyo. Hi, Doc. Mukhang pabata ka ng pabata. Parang hindi halata yung edad. I'm fine. I'm great. I feel good. As you can see, well, that's how I am every day. Ano po ba ang mga kinakain nyo? Ano pong sekreto, Doc? I'm a vegetarian for the last 37 years. It's a fulfillment. It's a something like, you know, I want my patients to be well. And I think I should be the example. Because so many diseases are now due to contaminated pork, beef, and chicken. Contaminated means that they are full of steroids, hormones, antibiotics. Well, of course, I advise my patient, if you still want to eat
pork, beef, and chicken, organic, I believe. So ito pong mga sinasabing mga millennial diseases na ito, paano po ba ito nakukuha ng ating mga kabataan? Alam mo, dati hindi kami nakakita ng 25-year-old heart attack, 27-year-old brain attack, balado. No? Ngayon, if I look for that, wow, ano na, di ba? Usually, call center or something equivalent to those who are not sleeping at night. Then the other one is, wow, 21-year-old may gallbladder stone. Wow, 30-year-old may cancer of the colon. Paano ba nangyayari yan, di ba? Well, what I seem to notice is that we're in a fast food era. No? Wala na yung slow food. They're all processed food. Just look at any fast food store. How many of them are selling fresh vegetables or fresh fruit? Wala na yun. So all of them are processed meat, beef, pork, or chicken. Then you couple it with lack of sleep or no sleep. Sleep is medicine. So you sleep in total darkness, no lights. Pero so many people sleep with television on, electronic gadgets, computers. And sometimes people do not sleep at all, just being busy with social media or computer games. When you do not sleep, when you eat fast food, tendency is you do not have exercise. Exercise is medicine. What city gives meaning to healthy places like people can walk amidst trees and all that? So even a city provides the atmosphere for exercise as medicine. But unfortunately, most of our cities are less and less trees, less and less forests, less and less parks to walk. Those are contributors. I preach also love and forgiveness. We have to love and be loved. I think even among millennials, that's true. But the problem is forgiveness. People do not forgive. So many are with hurts, with resentments, with anger, with hatred. So I just like to say, cool, forgive, and you will be forgiven. Sa ngayon po ay nananatili yung inyong advocacy para turuan ang ating mga kababayan nung mamuhay po or kumain talaga ng masusustansyang pagkain. So paano niyo po ba ito ginagawa sa ngayon? Unang-una, I have projects in the rural areas. I still would like to preach wellness. And I'd like to thank the Sisters of the Order of St. Augustine. They've been very open to what I call wellness because they even open a wellness clinic. They built a clinic here for me so that we can have acupuncture, massage, or ilot. There is an herbal garden here. So we also are given the venue to teach all of these and even other forms like energy healing, generally wellness, how to be well in this place. So that's another advocacy. I open myself to public lectures if people are interested. And even among millennials. So ano po yung maipapayo nyo, lalo na po sa ating mga kabataan, lalo na yung may mga ganyang pong klase ng sakit na hindi na iniiwasan talaga yung mga pagkain na hindi masusustansyang pagkain. Meron pa po bang paraan na baguhin nila yung kanilang lifestyle? Kung talagang hindi ka magbabago, na you'll end up like that 25-year-old, first heart attack patay, 27-year-old, pero paralyzed. Sinasabi ko lang, when I speak of wellness, I speak of the totality. I don't just speak of physical, emotional, psychological, relationship, social issues. I also talk of mental health, as well as, of course, environmental health. Okay, maraming salamat po, Dr. Jaime Galvestan. At maraming salamat din sa inyo lahat. Magandang umaga po. At ito nga, partner, talaga namang napakatindi ng epekto na itong millennial na mga sakit na ito, parang bagyo, kumakatama sa ating katawan. Okay. Pero syempre ito, dahil po kahit gaano kalakas yan, meron tayong lunas dyan na parang signal din, kumbaga signal number 4, ang kanya magiging tulong para maiwasan yung iba't ibang mga sakit na dulot nga ng mga millennial problems natin at mga karamdaman na ito. At kung gaano po ka-effective ang healing effect ng sinasabi ng partner ko na ito, na isang miracle drops, yes, iyan po ang abangan nyo sa pagbabalik ng inyong paboritong wellness tambayan ng bayan. Ito ang Health TV Embassy! Tayo, gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo! Breathe in, breathe out, gamit na gamit po ako, 24/7 ng buhay mo. Ako si Lance, o sa Tagalog, ang tawag sa akin ay baga, ang major organ ng respiratory system ng tao. Humihinga ako para sa'yo.
Ang itsura ko ay parang pyramid shape. Dalawang esponga o sponge na matatagpo ang organ sa iyong dibdib. Trabaho ko ang kumuha ng oxygen o hangin sa paligid. At trabaho ko rin ang maglabas ng carbon dioxide na siyang basura o waste product ng katawan. Nababalot ako ng manipis na tissue layer na tinatawag na pleura. Alam niyo ba na mas maikli at malapad ang kanang bahagi ng inyong baga kumpara sa kaliwang baga? Ito ay dahil sa espasyo ng puso na nakapwesto sa tabi nito. Isipin mo na lang na ako ay isang sasakyan na kapag naulanan at nausukan sa daan, lahat ng dumi dumidikit sa akin. Dahil basa ako sa katawan mo, lahat ng malanghap ko mula sa sigarilyo, usok ng tambutso o hangin na may kasamang kemikal at polusyon sa kapaligiran, lahat pasok at dumidikit sa akin. Kaya ang ending, kapag nagpabaya, magkakasakit ako. Magsisimula sa sipon, ubo na tumatagal ng 1 linggo, magkakamikrobyo, mauuwi sa TB o tuberculosis, at iba pang sakit tulad ng asma o hika, lulsi o tubig sa baga, ang nakakamatay na pneumonia, at ang nakakatakot na lung cancer. Kaya para maalagaan mo ako, kumain ng prutas at gulay, matulog ng maaga, uminom ng tubig, huwag manigarilyo, iwasan ang pagpupuyat, umiwas din sa mausok na kapaligiran. Walang magmamahal sa akin, kundi ikaw rin. Huwag nang hintayin pa na abusuhin mo ako, dahil baka isang araw, mapagod ako at hindi na ako huminga. At sa panahon nga po na ito na sinasabi nilang bagong milenyo, sinasabi na meron ding iba't ibang klase ng sakit na mga kabataan ang dumadapo naman sa kanila. So, dito ba mga doctors, apektado rin ba dito ang mga magulang? Kasi marami ding magulang ang nag-worry. Kasi ang iniisip nila, saan ba talaga ito nanggagaling? Sa mga gadgets ba? Sa mga kinakain? Oo, sa kinakain? Doon ba sa mga fast-paced na restaurant sa ngayon? So, ano masasabi mo dito, Doc? Actually, itong generasyon na to, mas marami silang problema ngayon kaysa sa atin, ng kabataan natin, okay? Promise? Kasi, oo, yes. Kasi, tingnan mo ha, yung mga gadgets pa lang nila, di ba? Mga baby pa lang o mga bata pa lang na maliliit, nakahawak na ng cellphones, nakahawak na ng mga tablet, and ang hindi natin alam, may mga radiation yan eh. May exposure na sila at a very young age. Kaya po kung nakikita niyo yung mga anak niyo na matagal na nagko-computer at gumagano'n na o laging pumipikit-pikit, may effect na yon sa nervous system niya. Tapos, syempre, dahil lagi nga sa computer, anong ginagawa? Kain ng kain, order ng order. Karamihan ng pagkain ngayon, syempre, hindi na yung natural, hindi na yung healthy. Tapos, meron po mga genetically modified. Diba? Katulad yung mga genetically modified na mga corn para hindi sila mabilis masira o mabilis masira doon sa pan, di ba? Tapos yan yung gagawin ng mga chicheria. So, ano nangyayari? More genetically modified din yung protina natin at saka yung mga sustansya. Pagkailangan na ng katawan mo to start yung repair process, yun ang gagamitin niya kung anong available. Since hindi na siya yung normal, hindi na siya yung tamang sustansya, siya na ang gagamitin doon sa repair. So, ang lalabas na cell mo, lahat abnormal. Pero to party show, ito napag-alaman ko, Doc, no? Ito yung na-formulate yung miracle drops ito, may malaking tulong no doon sa malaking epekto rin ng atong millennials na mga pagbabago nga, di ba? Dahil sa dami ng sakit na yan, ito palang solusyon itong miracle drops na ito. Pero Doc, paano ba nakatulong itong miracle drops na ito sa mga millennial problems natin, lalo sa ating karamdaman, sa ating sakit? Katulad na sinabi ko sa inyo, marami tayong mga genetically modified na mga pagkain. So, mga sustansya, yung mga kailangan nating nutrients, kailangan natin na vitamins, na minerals, na mga protein, healthy na mga carbohydrates, hindi na nakakarating sa katawan natin. So, somehow, itong Quantum Plus, nakakadagdag ng tamang sustansya papunta sa ating katawan. Para alternative? Yes, para siyang alternative. So, kung hindi mo na makain yung mga tamang sustansya doon sa usual na nakikita sa fast food, meron ka ditong pwedeng inumin na makakatulong kaagad. Yes, para mabilis na papasok sa katawan mo at magagamit ng katawan mo. And at the same time,
kasi meron din siyang zeolite. So, whatever yung mga toxins na pumapasok, nakasama doon sa chicheria mo, sa mga kinakain mo, sa mga nasa fast food, kasama yun sa i-eliminate niya kaagad. Mm-hmm. Kasi nagkakasakit tayo pag naiipon ang chemicals o toxins sa loob ng katawan. Okay, so ibig sabihin pala po sa ating mga televiewers, okay, mawawalan po ng pag-asa kung may mga problema mo po tayo ngayon po mga makabaong milenyo po, no? May malaking tulong po itong miracle drops na ito. At syempre, no, marami na po ang nagpatutuo, napasaya at gumaling dahil po sa napakagaling po na itong miracle drops. Kaya kung ano po ito, ano man mga kwento nila, panoorin po natin to. Ang breast cancer ay ang cancer na nabubuo sa mga cells ng breast o dibdib. Tulad ng ibang cancer, ito ay nangyayari dahil sa interaksyon sa pagitan ng kapaligiran at isang depektibong genes. Maraming mga reasons kung bakit tayo may mga cancer or kahit yung in particular yung mga breast cancer. Isa doon sa genes, tapos nati-trigger ng mga exposure natin sa mga toxins, environmental toxins. Even yung stress actually is one source of toxin. Pero yung mga environmental toxins, ito yung ang nalalanghap natin sa air, yung mga nakakain natin na hindi maganda, na puro chemicals, puro preservatives, puro processed food. Ito yung mga food na devoid of minerals, vitamins, yung mga essential nutrients kasi masyado na siyang naluto, masyado na siyang na-processed. Yung mga kulang sa katawan natin, mga nutrients from minerals, vitamins. Sinasabing ang breast cancer ay pangalawang common cancer sa Asia. Karaniwang dinadapuan ng sakit na ito ang mga kababaihan. Ang umpisa talaga bukod siya yung tinatawag na cyst, pero pinabayaan ko lang siya kasi nag-work ako eh, yung trabaho ko kasi as a line leader, laging nakatayo, paikot-ikot. Tuwing hapon, naramdaman ko siya na nilalagnat ako. Pinabayaan ko lang siya. Yung bukol na yan, nasa ilalim ng bibig. Tapos unti-unti siyang tumitigas na siya. E pag malamig, lalong kumikirot hanggat nangitim. Nangitim siya hanggat ano siya yung talagang as in masakit pati likod. Sabi ko magpa-check ako. Taong 2001, nang magumpisang maramdaman ni Jocelyn Manuel ang mga sintomas ng cancer. Wala siyang kamalay-malay na umabot na sa stage 3 ang kanyang breast cancer. At sa loob ng 5 taon, pilit pa rin niya itong pinaglalabanan. Year 2001, naramdaman ko na po yun. Kaya lang pinabayaan ko siya kasi trabaho-bahay. Tapos nung lumala, kasi hindi ko nga pinapansin, iniinom ko lang siya ng nipinami. Pag nawala yung kirot, wala lang. Nangitim na po yung didi ko. Sabi ko, ano kayong nangyari sa didi ko? Nung nagpa-check up na po ako, kasi nahirapan talaga ako gawa ng... Pati likod po, sobrang sakit. Manas po po lahat yan. 5 years po akong lumalaban. Iba-iba na pong gamot iniinom ko. Wala pa rin lunas. Pero iniisip ko, wala akong sakit. Fighting spirit po ako talaga. Nalaman ni Jocelyn na may taning na ang kanyang buhay. Dahil dito, mas ninais niyang magtrabaho sa halip na magpahinga upang maiwasan ang sobrang stress sa kanyang kalagayan. Naging dahilan din ito ng madalas nilang pagtatalo ng kanyang asawa. Ako pala is teen straight. Tapos sabi ng doktor, 6 months na lang po yung buhay ko. Gusto kong magtrabaho. Ayaw ko kasi sa bahay kasi lalo akong nai-stress. Hanggang sa isang araw, may dumating na magandang balita na nagpabago sa buhay ni Jocelyn. Year 2013 po, tanda ko po yun, yung February po yun, kasi yung kasama niya sa ano sa dating company, nagpunta sa pinapasukan ng asawa ko, sabi niya, partner, itry mo to sa asawa mo. Pag-uwi ng asawa ko, dala-dala niya kalahati, sabi niya, ma, mayroon ka ng gamot. Ihaplas mo sa didi mo.
Tapos patak niya sa ulo, tapos dinadaan sa tubig. Tapos nung uminom ako, parang naginawaan ako. Hanggat naka-recover ako, nakatayo ako. Tapos ang ginawa ko, sinir ko na lang sa iba kasi nagtaka sila ba't ako naka-recover kasi stage 3 nga ako. Lumipas ang ilang araw, tuluyan ang naghilom ang mga sugat sa kanyang dibdib. Natulungan din niya ang kanilang kabuhayan. Ang dami ko na rin nasira na naka-recover sila. Ang dami na po namin natulungan ngayon sa Region 2 po. Kasi maraming naniwala talaga sa Quantum Mindoon. Kaya yung Quantum Mindoon, napakabilis namin ipos. Parang ano, parang nililigo na lang doon kasi maraming may proyba po na nakagamit ng Quantum Mindoon. Talagang lumakas sila. Yung mga kasama namin taga Region 2, yun sila natulungan po, natulungan as kumita po sila. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. Narito na ang tutulong sa'yo sa kabila ng lahat ng mga paghihirap mo. Walang ibang hangarin, kalusugan ay paputihin. Marungo sa ligaya ng buhay natin. Quantumin Plus, ang sagot sa karamdaman. Quantumin Plus, feeling ay gumagaan. Quantumin Plus, ito'y maaasa. Ang sagot sa karamdaman, Quantum in Plus, feeling ay gumagaan. Quantum in Plus, ito'y maaasahan. Sa isang patak buhay mo ay may galak. Sa isang patak buhay mo ay may galak. Quantum in Plus. Quantum in Plus, proudly Pinoy formulation ng isang integrative medical doctor na si Doktora Delia Maseda. Nagtataglay ito ng matitinding natural ingredients na nagpapalakas at nagtatanggal ng lason sa ating katawan. Nandiyan ang zeolite bilang detoxifier at natural chelator ng toxin sa katawan. Fulvic minerals na nagiging energizer at vitamin C na nagbibigay ng oxygen sa dugo. Sa bawat patak sa tubig, sa mata, sa balat na may sugat o katikate, sa ulo, sa ilalim ng dila, may kakaibang madarama. Dito, sa bawat patak, magandang kalusugan at kabuhayan ang katapat. Gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. Kapag summer po at nakabakasyon ang mga kabataan, marami talaga nagpupunta sa mga resorts para magpalamig. At syempre, maka-experience naman ng kakaibang atmosphere, di ba? Yes. Sensation. And of course, ang laging dinadayo po ito para magkaroon ng mga bonding po kasama yung mga kaibigan, pamilya, syempre itong Pansol. No, dahil nga po sa kailang mga pila-pila mga hot spring resort nila dito. Mm-hmm. Yes. Alam mo ba yung mga resort na yan, na mga hot springs. Yun, kasi diba? So maganda ang naitutulong yan sa katawan kasi mag-open yung mga blood vessels mo dahil na mainit siya. So medyo madedetoxify ka din nun at aandar yung dugo mo paikot sa buong katawan. So kaya malaki ang pakiramdam mo na parang ang gaan-gaan ng katawan mo after. Okay. So dahil nga po kasama yan sa Wellness Tambayan ng Bayan, tinambayan po ng grupo ng Health TV Embassy itong isang resort dito sa may Pansol, Laguna. Ito ang SRJO Fun Central Resort dito po sa Pansol, Laguna. Malapit lang to, ha? Yes. Kaya ito po, panoorin natin at alamin natin kung gaano ka-epekto itong sinasabi nilang healing effect ng nasabing resort. Laguna, ang Pansol ang pinaka-hotspot destination pagdating sa natural hot spring resort. At pagdating naman sa magandang accommodation ng private resort, ang SRJO Fun Central Resort dito sa Purok 1, Barangay Pansol, ang dinadayo ng lahat dahil kumpleto ang amenities nito. Wala ka nang hahanapin pa. Ang accommodation ng rooms namin, we have 6 rooms that can accommodate 40 to maximum ng 50, including na yung mga extra mattress noon. So, yun. Sa
inside po, indoor parking kasha po kahit tatlong kotse sa loob. Pwede rin po sa labas, sa harap. And we are secured by CCTV cameras around the area. Pwede sila magdala ng mga pagkain nila na magbaon, tapos dito sila magluto. Isa sa ipinagmamalaki ng SRJO, ang pinakamalaking private swimming pool nila kung saan pwede raw maka-accommodate ang mahigit 30 na katao. At ang maganda pa, hindi lang family outing reunion ang pwede rito. Pwede rin magdaos ng company seminars at team building. Magandang venue rin ito para sa anumang okasyon. Pang family oriented po yung ano dito kasi usually gumagamit nito yung mga pang family outings, mga pang company, team buildings, saka yung mga corporate events ng mga bawat kumpanya. So nag-enjoy naman yung mga bata dahil may mga iba kaming amenities like meron kaming basketball court, merong billiard table, merong video hockey, tapos meron slides dun sa pool namin. Saka mas yung sa swimming pool namin, yung kid pang kids na para sa mga bata na 3.5 feet yung lalim. Tapos yung adult pool is 4 to 6 feet na mahaba siya. So parang mas ano silang mag-swimming. Lahat po ng sa opisina, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga mag-birthday dyan, sa mga reunion dyan, yan. Recommendado siya. Napaka nice event place. Napaka peaceful yung event, yung kanyang place. Bukod sa kiddie pool, child-friendly resort din ito dahil meron itong mga laruan na libangan ng mga chikiting. Meron kami ditong, yung area namin meron ditong para sa mga kids talaga. So meron kami mga toys dun sa room, sa labas ng rooms, na na-indicate na pwede nilang laruin. Pero siyempre, isoli rin nila after. Para yung mga bata, mas matuwa sila na hindi lang sa pool, kung ayaw nila, pwede silang maglaro. May mga stuffed toys kami and everything para sa mga kids. Ang spring water na ito na mainit-init na galing pa sa bundok ang dinadayo ng mga matatanda. They believe that the water is good for people who has ailments such as rheumatism, stroke, or injury. At syempre, hindi matatawaran ang health experience ni Ginoong Irineo Hitgano Jr. na iniinda ang sakit ng tuhod dala ng rayuma at ng kanyang ilublob ang kanyang tuhod sa mainit-init na tubig ng swimming pool. Tsaka niya napatunayan na meron nga itong therapeutic benefits sa kanya. Nung magbabad ako rito sa hot spring, nawala na yung sakit sa tuhod ko at saka yung sa aking balikat. Maganda naman yung naging pakiramdam. Parang naging 21 years old na ang tuhod ko. Pwede na akong tumakbo ulit. Kaya sa susunod na magawi ka sa Pansol, look for the best. SRJO Fun Central Resort. Isama ang buong pamilya, kamag-anak, kaibigan at kaopisina. Deep in and relieve physical pain as well as stress. Okay, mamaya po abangan nyo ang kakaibang effect nitong sinasabing tubig na mainam daw pang detox at pang rejuvenate ng katawan. Hindi lang yan. Meron din daw yung antibiotic effect. Mm-hmm. Wow. Kakaibang tubig. Kaya, kakaiba nga po. Kaya mga partners, mamaya titikman po natin yan sa pagbabalik ng Wellness ng Bayan ng Bayan. Ito po ang Health TV Embassy! Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo. O, nakatikim na po ba kayo ng tinatawag na onionized water? As in, sibuyas. Sibuyas? Oo, oh, yeah. Yan ba yung matagal na pinormulate ni Tatang Pablo? Tatang Pablo, yes. Ang tawag niya PDA water. PDA kasi water? Ang pangalan niya is Pablo Dancel Agustin. Ah, so hindi siya public display of affection. Ah, hindi. Okay, sige. Okay. Kaya itong PDA water daw, galing daw yan sa tubig na binabaran niya ng onions o okay, yung sibuyas. Sibuyas matagal talaga. Na panahon. Okay. Tapos daw yan ay parang na-energize, tapos lumalakas siya, nagiging very healthy siya para sa katawan natin. Wow. And at the same time, meron siyang antibiotic effect. Mm-hmm, mm-hmm.
Wow, napaganda naman. Hindi kaya tayo maluha-luha dyan sa sibuyas na. Pero ito ha, alam niyo po ba, napag-alaman din natin no, na ito pala ay pwede po ipinom sa mga alaga po nating hayop din. Up dahil, oh, pwede rin daw, dahil pwede daw tumbasan o tapatan yung mga animal medicine sa pinapainom o pinapagamit natin sa mga hayop din. Kaya eto na po, sama-sama natin tikman kung ano ba talaga ang epekto nitong PDA onionized water ni Tatang Pablo mula pa sa Tarlac. Ang pangunahing hanap buhay sa lalawigan ng Tarlac ay pagsasaka o pagtatanim ng palay, tubo at mga gulay tulad ng talong, bawang at sibuyas. Dito sa bayan ng Kamiling Tarlac, naninirahan si Ginoong Pablo Dancel Agustin o mas kilala sa tawag na Mang Pablo na isang inventor. Sa buhay kong ito, marami akong pinagdaanan. Nag-aaral ako sa UPLB mga early 50s. Umasenso lang ang UPLB noong araw, nagkaroon ng foundation, tumulong ang Amerika. Ganun. Pero, aywan ko, siguro natural ko na yung naghahanap ako ng ano, yung mas challenging na ano, nagawain. Nung third year na ako sa agronomy, nag-back out ako. Alam mo ba ang ginawa ko? Kasi sa UPLB nung araw, kanya-kanyang kwarto yung mga Filipino scientists natin, mga researchers. Nagpa-boy-boy ako. Hindi nila alam na meron din akong isinasagawang research dito sa amin, sa Tarlac. Yun nga, sibuyas. Kanya nagsimula. Inabot ako ng mahabang panahon, siguro mga 7 years doon sa research ko. Ang tinuklas ko, isang solution na hindi makakasakit, hindi makakamatay sa tao sapagkat kinakain ng sibuyas. Dahil sa panghihinayang ni Mang Pablo sa mga nabubulok na sibuyas sa kanilang lalawigan, kaya pilit niyang ipinagpatuloy ang pananaliksik para sa mga bakteriyang pumupuksa sa mga sibuyas. Dumanas din ng maraming pagsubok sa mahabang panahon ng pagre-research bago tuluyang nagtagumpay sa kanyang formula o solution si Mang Pablo. Tinawag niya itong PDA water, na ang pangunahing sangkap sa paggawa nito ay ang sibuyas. Kasi ang onion, natuhulas ang kung merong curing property. Yung decoction nito, ano, itong mga onion na ganito, matulad din ito, ito ng mga pula. Pareho sila. Pero mas mako nito, mas mataas ang content nito. Ang PDA formula ay pumapatay ng sari-saring bacterial strain. Yun ang power nun. Ang PDA water solution daw ay mabisang pagpuksa ng virus, bacteria at iba pang organism na nagdudulot ng karamdaman. Ito raw ay may cleansing effect na nagtatanggal ng mga toxins o dumi na nagpapahina ng resistensya at panlinis ng iba't ibang sistema ng katawan na galing sa masamang element dulot ng pagkain, tubig o hangin. Epektibo daw itong panlunas sa cancer at iba pang uri ng karamdaman ng tao. Samantala, hindi lamang daw sa tao mabisa ang PDA solution na ito, kundi maging sa mga alagang hayop gaya ng baboy, manok at aso. Ang sibuyas may sakit. Sabi ko, hindi pa rin ako mayaman. Sinubok ko ngayon sa hayop, kaya nauna ang hayop. Dito sa amin nung panahon na yon, ng mga kanin, maraming nag-aalaga ng mga Texas, mga baboy, mga manok, yung mga backyard. Pinagbibigyan ko sila nito. Dahil dyan nung araw, madalas dumating dito yung tinatawag nilang avian pest. Yun, pag dumating yung sakit ng mga hayop na yan, peste yun, lahat na yan. Mga hayop, yung mga manok, mamamatay lahat yan. Kaya niya pati yun. Nakaya niya yung mga baboy nila, nagkasay, mga scouring, mga nagtatay, kaya niyang gamutin. Mga bacterial infection yun eh. Dahil subok na ni Mang Pablo ang bisa ng kanyang imbensyon sa hayop,
maging siya ay nag-alaga rin ng mga manok sa kanyang bakuran. Ang mga sisiw na ito ni Mang Pablo na pinaiinom niya ng kanyang PDA solution ay maaari nang ma-harvest sa loob ng 22 araw. Siguradong ang mga manok na ito ay malinis, malusog at ligtas kainin ayon kay Mang Pablo. Sa edad niyang 94, itong PDA solution, sigurado ang kanyang sikreto sa kanyang pagiging malakas, makisig at inspirado pa sa buhay. At ito naman mga partners, no, isa namang health advocate, integrative at alternative doctor din, no, si Doktora Susan Balingit, kung saan may mga baon siyang mga impormasyon tungkol sa mga tama at traditional na mga pagkain. Pwede natin kainin siyempre sa makabagong panahon. Alam niyo ba kung ano sinasabi niya? Meron daw kasi mga pagkain, gulay at prutas na meron natatamang akma ng panahon kung kailan kakainin. Okay. Akma na oras at akma na katawan na pwedeng o dapat ibigay ang pagkain na yun. Wow. So kailangan natin malaman yun kasi iba pala yung gulay o yung prutas na mas magandang kainin sa umaga kaysa yung mga pwedeng kainin sa hapon. Wow. Ako, napaka-importante mga impormasyon para po sa kalusugan ng ating katawan. Abangan niyo po yan sa pagbabalik na inyong programang Health TV Embassy! Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo. Ayoko sa puti. Puting asukal, puting tinapay, puting kanin, ito ang kulay na dapat iwasan lalo na kapag ikaw ay may sakit na cancer. Tandaan, lunti ang kulay, tulad ng gulay, ang ating pamalit sa kulay puti na nagbibigay ng pilay sa ating kalusugan. Isang hugot kalusugang paalala mula sa Health TV Embassy, your passport to your good health. Nakikinig at nanonood pa rin kayo sa inyong paboritong wellness tambayan ng bayan, ang Health TV Embassy. Kung may sinasabi po na healthy lifestyle, meron din namang non-healthy lifestyle o unhealthy lifestyle. At dito raw pag sinabi natin yung unhealthy lifestyle, eh, syempre andyan na yung mga hindi rin healthy na mga pagkain. At dito sa mga pagkain ito, lalo na ngayong mga panahon na ito, ito raw kasi yung kumbaga usong-uso ngayon sa mga kabataan. At ang resulta, sinisira yung mismong katawan o kalusugan ng ating mga kabataan na dapat sana ay pag-asa ng bayan dito. Yes, tama kayo, partner. At syempre, naniniwala din ako na mga magulang po, no, bilang sa mga magulang po, dapat sila naman yung pinagpapaunawa, nag-i-educate po sa mga kabataan kung ano ba yung mga pagkain dapat kainin, ano yung mga pagkain na dapat iwasan kasi nga nakakasira nga sa ating katawan. Syempre po, dapat sa bahay pa lang po ay maturuan na po sila. Lang minsan, hindi na natin alam ano ba yung natural, ano ba yung hindi natural kasi dahil sa mga preservatives, wala. Magkakahalo na, tsaka minsan hindi available. Exactly. Okay. Tapos malalaman mo na lang, akala mo natural, maya-maya, nangangasim na yung sikmura mo pala, di ba, Doc? Yes. At kaya yung ating sinasabi ni si Doktora Susan Balingit, tuturuan niya tayo kung ano yung mga dapat na pagkain na mas dapat piliin, lalo na ating mga millennials, ano sa kanila yung makakatulong. Ano yung mare-retain o mare-maintain ang kanilang health in spite of all the situation that they are in right now. So, ito po, pakinggan po natin ngayon at panuuri natin si Doktora Susan Balingit. Mahalaga kasing maintindihan natin na aside sa sustansyang laman ng mga gulay, ito ay naglalaman din ng mga energy na kailangan ng katawan, ano? So, gusto sana natin na sa bawat kain natin, kumpleto tong energy na to. Ano ba yung mga energies na to? Parang ganito, ano? Tuwing umaga, gigising tayo, gusto sana natin ng energy to get us started. So, may mga gulay na tinutulungan tayong sumibol, gumising, magsimula, tumayo, parang ganon, umabot. So, ito yung nagpapalakas ng ating mga kasukasuan, ano, nagpapalinaw ng ating mata para masimulan yung isang magandang araw. At ang mga gulay na nasa kategorya ng pagtulong para tayo ay makapagsimula ay mga gulay nasa kategorya rin ng pagsisimula, yung mga sibol. So, halimbawa, pipili tayo ng sibol na gulay.
maganda sana na ang piliin natin yung mga taga rito, ano, that can be naturally growing around us. Halimbawa, labong, di ba? Wala, hindi mo naman ini-intent talaga na itanim siya, na dyan lang siya sa mga kawayanan, ano, kinukuha lang ng mga tao. O kaya ubod ng niyog, na halos lahat ay organic. Ngayon, dahil sa issue ng halimbawa ng pagpuputol ng coconut tree, bawal na siya. May mga kababayan tayo na nagtatanim talaga, nagpapasibol ng mga nyog para gawing kuhanan ng ubod ng nyog. So, hindi na siya palalakihan. Talagang bata pa lang, kukuna na siya ng sibol. And they're basically organic. O kaya, pag nangunguha tayo ng pako, so integral dito yung pag-angalaga sa paligid. Kasi kung halimbawa, nakalbo na natin yung ating paligid, ano, halos wala na tayong makikita. O kaya, intensive ang gamit natin ng mga chemicals sa farming, hindi na rin tayo makakita ng mga pakong tumutubo, lalo na sa tabing sapa, o kaya dun sa mga tubigan, ano, o yung mga dulo ng talbos-talbos, talbos ng kamote, talbos ng kalabasa, talbos ng ampalaya, lahat na to. So, basically, lahat ng mga sibol, tutulungan niya tayong gumising ng maaga, magsimula ng maayos, o kaya makakilos ng mabilis. Ano? Pag naisip natin na kailangan tayong pumunta ron, mabilis tayong makakatayo, mabilis natin maaabot yung at umpisahan ang mga gusto natin gawin. So, yung mga dahong gulay naman ang magsusustain nung sinimulang activity. So, to get going, mga dahong gulay naman ito. At piliin lang natin mga dahong gulay that are naturally, gaya ng sabi natin, naturally around us. Halimbawa, talbos ng kamote yung gusto natin piliin, malunggay, saluyo, talinom, talbos ng kalabasa, talbos ng sili, alugbati, di ba? So, because they're basically just growing around us at hindi sila mahirap alagaan o kahit na yung mga dahon ng gabi. So para sa isang activity, sa isang maghapon na hindi tayo madaling mapagod, mga dahong gulay. Pagdating ng hapon naman, magandang marunong din tayo mag-slow down. At ang itong mga gulay na tumutulong sa ating mag-slow down ay yung mga bungang gulay. Ang kaibahan nito sa mga prutas na tinatawag natin, bunga rin sila, kaya lang meron silang asukal, yung fructose. Samantalang yung bungang gulay, wala siyang fructose. Ano? To put us to sleep, ang mga butong gulay ang tutulong sa atin dyan. For as long as hindi natin ito sinasabayan ng pagkain ng masebo o kaya pagkain ng matamis para lumapot ang dugo, kayang-kayang itapon ito ng katawan at hindi tayo kailangan mabahala na maraming uric acid na makikreate kasi yung katawan naman can really handle this. And it will also give us a good night's sleep. Tulad ngayon, dati-rati, yung alta presyon at saka ang diabetes, nakikita lang natin sa matatanda. Ngayon, pati sa mga kabataan natin, nagsisimula nang makita at dumarami na rin ang kinakakitaan ng diabetes at saka hypertension. Ngayon yung tanong natin, bakit kaya nagkaganon ang aaga na ng sakit ng matanda na nakikita ngayon sa ating mga kabataan? Kasi mula sa dati-rating, pagkakain tayo, ang dami nating magkakapatid. Pero yung nanay natin, kayang-kayang pakainin tayong lahat kasi kukuha lang siya ng mga gulay. Parang ito, ano? Nakukuha lang ito dun sa paligid natin dati. So lahat tayo halos ay, lalo sa probinsya, lahat halos tayo ay may halamanan na pagkukuna ng gulay. So hindi bulsa ang kinakapa natin para maghanda ng pagkain sa mesa, kundi kung ano yung mga iba't ibang tanim natin. Kumisa nakaka-extend pa tayo sa kapitbahay. Pag tinignan mo, yung bilis ng pagkasira ng mga bahagi at iba-ibang organo ng ating katawan ay higit na nasisira sa dami ng maling pagkain. At yun nga, o, tingnan mo, dati-rati, halos lahat ng tao rito sa atin kilala itong samsamping na to. Ngayon, yung bulaklak na lavender na lang niya ang kakilala, siya ay nakalimutan na ng tao. So ito, dati kasama ito regular ng lahat ng nagpapakbet. Pero ngayon, ilan na lang nakakilala sa bunga ng samsamping. At para ihanda naman tayo sa muling pagsibol, ito naman yung mga ugat na gulay. So, katulad ito ng luya, bawang na nagbabalik ng ating passion. Turmeric, lemongrass, lahat na to na nag-add ng spice, really add spice to our life, no? At samantalang yung ibang ugat na gulay tulad ng
kamote-kamoting kahoy na mahaba at matitigas, yan na rin ang trabaho nila, pampahaba o pampatigas. So, huwag natin papalitan at huwag natin kakalimutan kainin kasi yun mismo ang trabaho niya. Dapat tandaan din natin, ano, pag nag-uulam tayo ng mga gulay, ang inuulaman natin ay unpolished rice. Ano? Bit-bit nito, yung maraming big complex na tutunaw sa mga sebo, kasama ito sa uulaman nating unpolished rice. So, let's be more rice possible. Ano nga ba itong sinasabing millennial effect? Kasi sinasabi sa na kasama dito sa pagbabago ang pagpapabata ng kutis. Pero itong isang aesthetic doctor na ito, na kahit yung iba ay talagang ang dami nang ginawang pagbabago, siya nananatili yung kanyang traditional na proseso para mag-flash out ng toxin sa katawan. So ibig sabihin yung proseso is still natural pa rin? Yes, natural pa rin. Hindi siya yung mga makabagong, gumagamit ng makabagong machines. So kahit gano'ng karami yung mga technologies natin, still nandun pa siya sa natural way ng pag-detox para lumabas yung ganda na ating yes. katawan. At manatiling bata ang kanyang kutis. Eh syempre kung sino pong doktor na to sa ating That's My Adult segment, malalaman po natin yan dito lang po sa Wellness ng Bayan ng Bayan. Ito ang Health TV Embassy! Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo. Alam na isang esthetician na si Dr. M. Sevilla na ang pagtaba o yung pagtaba ng katawan. Paglaki natin. Paglaki no, natin. Resulta ito ng hindi pagkain ng tama, di ba? Yung palaging may mga taba yung kanyang kinakain, di ba? Pero ito, naisipan niya na gumawa siya ng paraan na mapaganda ang katawan ng isang tao sa pamamagitan pa rin ng isang traditional na pamamaraan. At ito ay yung tinatawag na coffee enema. Familiar ba kayo dito? Yes. Ang coffee enema na tinatawag, gumagamit yan ng mga organic na granules ng kape na inilalagay doon sa enema na dating matanda, ginagamit yan ng mga matatanda. Traditional talaga. So, pinapasok yan doon sa lower portion ng intestine through the anus. And syempre, dahil kape yan, may antioxidant effect yan. Okay. And at the same time, dahil hypertonic siya, medyo makaka-attract siya ng iba pang toxin. Okay. Now, aside from that, yung pinakamalaking benefit niya actually yung pag-stimulate ng mechanically nung bituka. So ano nangyayari? Yung lower portion nai-stimulate, nagkakaroon ng peristalsis. So marami nakatambak doon na dumi. Na baka 10 years na, 20 years na nandoon na hindi lumalabas. Tinutulungan siya ng coffee enema na makalabas. Napaganda po niya. At bila po isang health advocate, syempre po no, maraming kwento si Dr. M. Sevilla na makakapagpasaya sa kanya bilang isang naniniwala sa mga natural na pamamaraan. And of course, sa kanya pong mantra po sa ngayon, ay ang magpaganda, magpakinis, magpabata at magpalakas sa mga taong kanyang mga natutulungan. Kaya nga po, panoorin po natin ang kanyang kwento. Good day, Health TV Embassy televiewers. I'm Dr. Emily Sevilla, an aesthetics and anti-aging physician, and I'm welcoming you all to the Vine Holistic Medical Aesthetics, my clinic, at BGC The Fort. Halika, pasok tayo! This is our receiving area. Come in! And we have here our very beautiful beauty and wellness consultant, our clinic manager, Ms. Faye Garcia, and Ms. Rose, and Ms. Monette. I am a registered nurse, and after I took my licensure exam, I went into medicine proper. And then when I was taking my medicine proper, I was also a working student. I was working in fitness and wellness industry doing group fitness instruction. Nagtuturo po ako ng Pilates, ng belly dancing, at saka ng Okinawan kata. And we're going to companies to offer stress management programs, including po yung mga exercise program. So I decided to take American Council on Exercise certification, which is the highest certification in fitness industry, to increase my knowledge and my practice. Bago niya nakamit ang ganitong natatamasang tagumpay sa aesthetic business, meron din siyang dinaanang pagsubok. Ito ay nang magkasakit ang kanyang ama habang siya ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng medicine.
During my med school proper, one day my dad got an accident, so wherein he tore his meniscus that is located in the knees po. So dun sa tuhod natin, yung meniscus po kapag ka napunit, hindi na po siya pwedeng mag-regenerate or hindi na siya pwedeng tumubo ulit. So that's the reason why he was declared totally disabled. So titigil na po dapat ako sa pag-aaral nun, but there came an opportunity when my mother helped me and we started selling accessories. Yung accessories po na Swarovski, parang ganito po yung itsura niya. Ayan. So ito po yung bracelet, and then ito po yung necklace na kapartner niya, and ito po yung earrings. Diba? Ang ganda. Yun. So that actually helped me finish my studies. At nang matapos niya ang medisina, pumasok siya bilang apprentice sa mga aesthetic clinic. Nagbilang siya ng taon para mas lalong mahasa ang kanyang galing. At nang magkaroon at nakita ang sarili na kaya na niyang magtayo ng sarili niyang clinic, dito isinilang ang Vine Holistic Medical Aesthetics. Maging siya ay hindi makapaniwala sa transformation ng kanyang sarili at kabuhayan. The Vine Holistic Medical Aesthetics opened its doors in 2013. So here in BGC, we have 6 treatment rooms and 2 consultation rooms. Halika po kayo, ipakita ko muna sa inyo yung mga rooms natin. So here in our room, dito po natin ginagawa ang mga beauty treatments. So this is a laser machine which is called CO2 fractional laser. These address scars, stretch marks, and pigmentation in your skin. Melasma, freckles, those are the things that it treats. This is our cryoporation machine. It infuses serum deep into your skin. This is our IPL machine. It removes hair permanently. And this is our Exilis machine. This is a high-end monopolar RF that lifts, tightens sagging skin. So dito po sa Vine, we view the patient in a holistic point of view. Meaning to say po, if the patient comes in with underlying diseases, so we also address that through Western medicine in combination with Eastern medicine, meaning to say alternative medicine. Pero ang nakakabilib lang ay nang samahan niya ng mga traditional treatment ang services. Kasama na dito ang coffee enema na popular bilang traditional detoxification. Yung coffee enema po na tinatawag natin, ang proseso po na ginagawa natin is we place the patient in a facility wherein there's privacy. Kasi po, ang coffee enema, ina-administrate natin through our anus. So, meron po tayong maliit na gadget na pinapasok po doon sa butas ng ating puwet para po ma-deliver natin yung enema, which is cleansing, it's a colon cleansing, which also is very good for detoxification of our liver. May mga cancer patients na actually nag-improve by doing this kind of treatment. Because could you imagine your intestines, no? Your colons are full of dirt. Kailangan mo talagang gumawa ng something para malinis yon. It has been proven in study that this dirt that we harbor all throughout our lives are actually causing mood swings, bad moods, negativity. If you do coffee enema, there are a lot of testimonies that's actually saying that they're more happy or they're happier. It's also very good for patients who have history in their family or genetic history of colon cancer. Kasi nakakaiwas po ito ng colon cancer. O diba idol, si Dr. Ems? Sa ngayon, marami na siyang napapaganda, napapaputi, at nadidetox. Alam niyo
nyo po ba na ang kagandahan ay parang in and out yan? So, it's very good na kapag ka maganda ang kalooban mo or maganda yung nasa loob mo, which is, yun nga, we're doing wellness procedures. When it transcends to the outside, we're also doing local treatments para gumanda din po yung panlabas na anyo natin. It actually, you know, helps many people boost their confidence, actually improve their marriage, and actually help them get a better partner. At pag masaya ka, palagi kang masaya, iwas ka sa sakit. O yan, napanood niyo po, ha? Isa na namang pamamaraan para magpaganda, magpabata, magpakinis ng kutis, at magpa-sexy ang ating natutunan sa ngayon. Pero, tradisyonal na pamamaraan. Yes. Yes, kailangan talaga malinis ang bituka. Oh, mas sekreto pala yun. Tayo. Actually, doon naman talaga manggagaling po yun. No? Kapag sabi nga natin, ang lahat ng sakit po ay nag-uumpisa po yan sa maruming bituka. Kaya linisin nyo, and of course, eventually, gaganda rin po yung ating mga kutis. Yes. Mahababa ang bituka, pero maiki ang oras. Tama ka dyan. Ang galing correct, mo ba? Correct! Ang galing mo doon! Pwede! Gusto naman po yung sa natin ng kwentuhan at magbibigay kaalamanan tungkol sa ating mga health. And ayaw man namin magpaalam, yes, talagang wala tayong choice. Mm-hmm. So, ako po ang inyong wellness diplomat, Dr. Delia Maceda. And of course, samahan niyo po kami sa aming po mga susunod na episode. Dito lang po yan sa mga bagong weekend wellness ng Bayan ng Bayan. Ako po ang inyong lingko, Doc Harris Acero, your lifestyle attache. Ako naman po si Aida Gonzalez, ang inyong health ambassador na nagsasabing gusto naming happy ka, healthy ka, mabuhay ka. This is your complete health directory and your passport to your good health. Kaya isigaw natin sa buong mundo. Ito ang Health TV Embassy! Physical, emotional, social, occupational. Don't forget to heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. TV Embassy, may pag-asa. East and Western medicine pinagsama. Health TV Embassy, gagaling tayo. Mabuhay ang malusog na Pilipino. Gagaling ka na, gagaling ako. Gusto ng Health TV Embassy na gumaling tayo. Gagaling ka na, gagaling na tayo. Sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo.